May tanong ka ba about sa drums? Itanong mo dyan sa comment section. Susubukan nating sagutin. Ako nga pala si Blue Arjona at welcome sa Drum Teacher Manila channel kung saan gumagawa kami ng mga drum lesson videos at kahit anong videos na related sa music. Kung trip mo ang ganitong content, please consider subscribing. Okay, ito na yung pang-anim na DTM answers natin. Kung saan sinasagot namin yung tanong ninyo. Ito yung madalas tinatanong sa mga video na hindi ko pa nasasagot talaga. Nagtuturo ba kami ng personal, face to face? Papakita ko lang yung dalawang comment. Madalas to nako-comment pero dalawa lang papakita natin. Paano mag-enroll, sir? Nilagay niyo yung number niya. Pero tinakpan ko kasi syempre, hindi yata dapat ilagay mo yung number mo kasi baka kung sino-sinong mag-text sa'yo. Nag-o-offer po ba kayo ng drum lesson? Ayan. So, sa ngayon, dahil sa nangyayaring pandemic, hindi ako tumatanggap ng one-on-one session na face-to-face. Online, pwede kaming tumanggap sa ngayon. Pero kung malapit lang naman sa amin, pwede namin tanggapin yung face-to-face lesson. Halimbawa, dito sa Manila, kung malapit ka lang sa akin sa Manila, pwede, Santa Ana, Manila. Meron pa tayong iba pang mga branch. Okay, kung malapit kayo doon, pwede. Pero kung malayo-layo kayo, hindi safe na mag-travel. Online lesson na lang ang gawin ninyo. Shoutout nga pala kay Dave Chavez Indoy. Okay, next question. Ako si Junie. Paano po kayo kukuha ng feel ng isang kanta? Like, gagayahin niyo po yung feel doon sa kanta. Yung feel, F-I-L-L. Okay, simple lang. Una, at least, maging familiar ka sa tunog ng sound ng sa tunog ng drum set mo. Anong tunog ng snare? Ano-ano yung iba't ibang tunog ng snare? Kasi iba-ibang kanta may iba't ibang tunog ang snare. Okay? Merong high pitch, merong low pitch, 'di ba? Merong dry, merong malakas ang overtone. Maging familiar ka sa iba't ibang tunog ng snare para pag narinig mo 'yun sa kanta na sinisipra mo, ma-recognize mo na snare yung pinalo niya. Okay, anong tunog ng tom-toms, anong tunog ng ride, anong tunog ng crash, ng hi-hat. Okay, so yun yung una mong dapat gawin. Maging familiar sa tunog ng mga parts ng drum set. Pangalawa ay maging familiar ka din sa mga subdivision. Ano ang quarter note, ano yung eighth note, ano yung 16th note, ano yung triplet. Okay, hindi naman kailangan maging magaling ka magbasa ng nota. At least alam mo yung subdivision. Kasi pag narinig mo, sa pinapakinggan ko yung drum fill niya, nag-16th note sa snare, nag-16th note sa tom-tom, and then nag-8th note sa floor tom. Okay? Masisipra mo yon or makakopya mo yung drum fill kung familiar ka sa tunog at sa subdivision na ginawa niya. Generic Benny Carlo, hello. Ano pong exercise or muscle memory ang pwedeng gawin ng drummer na nagsisimula pa lang? Okay, single strokes, double strokes para diddle. And then, yung mga basic beat, gawin mo yun sa drum set. Okay, meron tayong video na a beginner drum lesson, panoorin mo yun. Meron ding ilalabas bukas, ngayon ay June 10. June 11, ilalabas natin yung 11 drum beats. Uy, sakto ah. Yung 11 drum beats na dapat matutunan ng beginner drummer. Si John Brian Bueno. Any tips po, any idea? I'm a marching band member and drummer po ako, pero hirap ako sa proper way na magpalo sa drum set. Kasi po kaliwete ako. Any tips po sa adjustment para sa mga kaliwete o gaya ko? Salamat po. Sana pansin niyo itong tanong ko. Okay. Alam ko sa ibang mga DTM answers na sagot ko na yung ganitong tanong. Pero sasagutin ko rin dito. I-check mo si Simon Phillips. Kanan siya. Pero sinanay niya sarili niya sa kaliweteng tugtog. So kaya niyang magkanan, kaya niyang kaliwa. Ibig sabihin, kaya mo rin i-develop yung pagtugtog ng kanan kahit kaliwete ka. Si Ringo Starr, kaliwete siya, pero kanan yung nakasanayan niya. Okay? So, ibig sabihin, kung anong kaya ng kanan mo, dapat ituro mo sa kaliwa. Kung anong kaya ng kaliwa mo, ituro mo sa kanan. Okay? Paano yun? Simple lang. Kung sanay ka sa right-hand lead, subukan mo rin yung mga pattern na ginagawa mo ng right-hand lead na left-hand yung ginagamit. Left-hand lead naman. Marlon Castro, hi sir, Blue Hawk po. Set up for one mic recording. Hiwalay po ba ang audio and video sound? Salamat po. Oo, hiwalay siya. Okay? So, pag nag-record kami, ngayon pa lang makikita mo, yung camera, siyempre, nare-record yung video, may nare-record din na audio. Pero hindi yan ang gagamitin ko sa mismo video na to, kundi yung nasasagap ng mic na to. Okay? Ganun din sa drums. Pag,
pag nag-record ka ng drums, may video recording and then meron kang mic para sa drums. And then sa editing software, ako ang editing software ko ay pag sa drums ha, Audition, Adobe Audition. And then pag video na, pagsasamahin ko sila sa Sony Vegas Pro. So ito yung video tsaka yung audio niya. And then yung hiwalay na audio na galing sa mic para sa drums, i-sync mo yon. S-Y-N-C. I-sync mo siya. Ano ba? S-Y-N-C? One mic setup lang po yung mga drum lessons natin dito. Monji, Sir Blue, magkano po yung pinakamurang magandang drum set? Salamat po. Makakatulong po lalo sa mga... Okay. Pinakamura, nasa 12,000. Pag 10,000, usually mga tinawaran na yun. So, at least yung pinakamura na masasabi ko na maganda, around 12,000. Kung makikita ka ng 10, okay. Pero, in the long run, mas maganda pa rin yung kung bibili ka na rin lang at mag-i-invest, laki-lakihan mo na. At least 20,000. Okay, may mga promo yung ano, yung halimbawa, Pearl. May mga promo sila around 20,000. Hanap-hanap ka lang. Okay? Tanong lang po, anong mas okay na bilhin na drums para po sa kagaya kong baguhan? E-drums or real drums? Thanks, more power, and God bless you po. Actually, may sumagot sa kanya dun sa comment. Basahin ko na rin si Ronaldo Cristiano. Aralin mo rin kung ano ang pros and cons, kaya depende ang sagot. Kasi sinagot ko na yung tanong niya doon sa comment section, sabi ko depende. So sabi ni Ronaldo Cristiano, tama, depende. Kung gusto mo, kung gusto makapag-practice na hindi ka nakakistorbo, you might need an e-drums. In the long run, pag natuto ka na magamit mo for MIDI recording. Weakness niya ay di magagamit pag brownout. O nga naman, unless practice pad lang. Tapos need mo rin headphone or speaker na designed for e-drums para magamit mo siya with band. Mas mahal din ang e-drums. Roland quality and mas realistic. Pag Roland nga naman talagang mahal. Okay, pero kung medyo mababa yung budget mo pero gusto mo na maganda, ang marirecommend ko ay Alesi. Sa acoustic drums, yung ingay lang naman sa practice ang iisipin mo. Lalo na kung tulog na ang mga tao. Pagdating na sa jamming, kahit walang mic at amp, pwedeng-pwede yan. Depende talaga sa goal mo. Okay, tama yung sinabi niya. Dagdagan ko lang. Ang acoustic drums, dito mo madedevelop yung tamang pakiramdam ng palo. Okay, kasi as is siya eh, kung anong lakas ng palo mo, kung anong hina ng palo mo, lalabas talaga dito. Kumbaga, mas honest ang tunog ng acoustic drums. Mas madedevelop mo yung dynamics dito. At isa pa, iba pa rin talaga yung tunog ng totoo. Sa electric drums naman, ang kagandahan ng electric drums, marami kang pwedeng mapili na drum sound. Pwede mo palitan yung drum sound ng ano, halimbawa snare. Meron kasing module yon na pwedeng mag-store doon ng iba't ibang tunog. So mapapalitan mo yung tunog. Okay, pag acoustic drums naman, syempre, madedevelop mo yung tenga sa pagtotono at saka sa kung anong snare sound talaga yung gusto mo or ano yung drum sound talaga yung gusto mo. Ano yung cymbals na gusto mo talaga. Electric drums naman, ang advantage din ay yung recording. Okay, maganda yung magiging recording mo. Makaka-create ka ng mga ano diyan, mga drum track. Pwedeng mula sa ano na 'yan, mula sa drums diretso na sa computer, wala nang mic na ano na kailangan. Okay, yun na yung mga tanong natin. Maraming salamat sa mga nagtanong at sa mga magtatanong pa lang, itanong niyo sa baba. Kung meron pa kayong sagot doon sa mga nagtanong sa video na 'to, ilagay niyo diyan para makatulong naman tayo sa kanila. Maraming salamat at paalam.